Kung si Communist Party of the Philippines founding chair Jose Maria Sison sinabing kaya ng New People's Army na magpatumba ng lampas 500 sundalo kada buwan, si Pangulong Rodrigo Duterte naman kaya raw higitan pa ang kakayanan ng NPA. Ako maingon karo ko sa akong militar, pagpatay og lima, huwag na yung mapatay nga usa. Sige daw. Babaeg laki, basta NPA patya. Sa isang forum ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP, inulunsad ang draft ng Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms o CASER na tatalakay na dapat sa naudlot na peace talks. Ayon sa legal consultant ng NDFP, hanggat hindi bumabalik sa negotiating table ang dalawang panig, patuloy na dadanak ang dugo. Hindi ito usapin ng ubusan ng lahi eh. Hindi ito usapin ng simpleng patayan, ano? Ito ay usapin ng bakit nagkakaroon ng armed conflict at paano i-resolve yung root cause ng armed conflict. Dapat sana ay dun tingnan ni President Duterte yung kahalagahan ng peace negotiations. Minsan ang sinabi ng Malacanang na wala namang bago sa banta ni Sison dahil tuloy di umano ang opensiba ng NPA kahit pa noong may peace talks. Ayon kay Sison, mapipilitang bumalik sa negosasyon ang Philippine government sa pamamagitan ng intensified tactical offensive ng NPA. Pero matatandaang ito rin ang dahilan kaya tuluyan ang ipinatigil ni Pangulong Duterte ang peace talks noong Nobyembre ng nakaraang taon. I think the message is, you don't threaten us, Joma Sison. But if you want war, we're ready to go to war. Cedric Castillo, GMA News.